Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Erwin. Medyo maselan po kasi ang ibabahagi kong kwento sa inyo. At bilang respeto na rin sa mga taong naninirahan dun sa lugar. Kung kaya, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng mismong bayan. Noon po kasi, nung ang edad ko po ay mga 11 anyos pa lamang, ay mayroon kaming naging kapitbahay. Nang balibalita noon ay mga galing sila ng Visayas. At kilala yung probinsya nila pagdating sa mga aswang. Pero dahil sa hindi pa naman kami nakakita ng kung ano ba talaga ang sinasabing aswang, ay hindi kami naniniwala noon. Ang alam ko pa nga, ito ay gawa lamang ng malikhaing kaisipan. Kung kaya, nagkaroon ng buhay sa mga palabas sa telebisyon at maging sa mga pelikula. Nung una ay maayos at wala namang naging problema sa pamilya namin at nung bago naming kapitbahay. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas yung magaspang nilang pag-uugali. Ang isa sa mga hindi nila magandang ugali ay yung wala silang pakialam sa ibang tao. Tulad na lamang nung minsan naglalaro kami nung nakababata kong kapatid doon sa aming bakuran. Nakita kong winawalis nila yung kanilang mga kalat papunta sa amin. Na para bang ayos lang na maging marumi ang sapanig namin basta malinis ang sa kanila. Bagay na kahit sa mura kong pag-iisip ay hindi ko talaga iyon nagustuhan. Pero hindi na lang ako umimik noong mismong oras na iyon. Dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay nila yung mali nitong ginagawa pagkat mas matanda ito sa akin. Pinalaki kasi kami ng aming mga magulang na magalang at talagang punong-puno ng respeto para sa ibang tao. Ang isa pang napansin kong hindi maganda sa kanila ay yung pagiging mayabang na mga nag-aastang mayaman gayong hindi naman nalalayo ang buhay nila sa aming mga datihan ng naninirahan doon. Sa lupang kinalalagyan ng bahay namin ay tanging sila lang yung aming kalapit. Yung iba ay ilang metro na ang layo mula sa amin. Kung kaya saksi kami sa mga masama nilang pag-uugali. At isa na nga dito yung kanilang kahambugan na nakakatawa pa nga pagkaminsan. Dahil pag masarap ang ulam nila ay talagang maririnig mong sila ay nagkakaingay. At sinasadya nilang lakasan yung kanilang mga pag-uusap para mapanggit at masabi nila kung ano yung masarap nilang ulam. Pero kapag ang ulam nila ay hindi masarap ay wala kang maririnig na kahit anong ingay. Napakiwari pa nga namin ay parang nagbubulungan lang sila. Ang tatay kasi nila ay nagtatrabaho noong mga panahong iyon sa Saudi. Usong-uso yan noong mga dekada 80. Kaya sumikat yung mga pormahan na nakamaong na jacket
at naninilaw sa mga alahas na ginto. Nausid din noon yung bansag na Saudi boy. At dahil sa nasa Saudi nga ang kanilang padre de pamilya, kung kaya ganun na lamang sila kung makapagyabang. Sa panig naman talaga namin ay hinahayaan lang namin sila. Hindi naman kami apektado sa tuwing sila ay nagyayabang. Amin pa nga silang sinasakyan na lang. Pero lubha nang nabahala yung mga magulang namin. Nang kanilang mapansin na tila, hindi lang may masamang ugali ang mga ito, kundi meron din silang maitim na lihim. Ang unang nakapansin nito ay yung mismong tatay namin. Dahil unti-unti nang nauubos yung aming mga alagang manok, nagumpisang mawala yung mga sisiw namin, hanggang sa pati yung mga malalaki ay unti-unti na ring nauubos. Noong una, ang buong akala naming magkakapatid na ang tinutukoy ng tatay namin na may maitim silang lihim ay yung kanilang pagiging magnanakaw. Pero mas matindi pa pala doon yung ibig nitong ipakahulugan na ang mga ito pala ay hindi mga pangkaraniwang tao, na sila pala ay may mga lahing aswang. Ang tatay namin ay ang pinakaunang nagigising sa aming lahat. Isang umaga, matapos niyang makapagkape, ay una na niyang pinuntahan yung mga alaga naming manok. Ginawa na niya kasi ng kulungan ang mga ito. Nang mapansin niyang unti-unti na silang nauubos. Dati-rati kasi ay hinahayaan lang naming nagpapagala-gala ang mga ito. Nang nasa likurang bahagi na siya nung aming bahay kung saan naroon yung mga kulungan ng manok, ay napansin niyang nakabukas na ang isang kulungan at wala na yung laman. Napansin din niya yung mga bakas ng paa na nagmula sa katabi namin papunta sa loob ng aming bakuran. At nang kanya pang sundan ang mga bakas, ay dinala siya nito sa masukal na bahagi dun sa aming lugar. At doon niya nakita yung mga alaga naming manok na pinagluray-luray at wasak ang mga katawan. Nagkalat yung mga palahibo at nagtilamsikan din yung mga dugo. At doon natuloy ang napisto ng tatay namin ang tungkol sa kanilang itinatago. Kaya mula noon, mahigpit ang bilin ng tatay namin na huwag makipag-usap at hanggat maaari ay iwasang talaga yung aming kapitbahay. Ngunit dahil sa naging tahimik ang aming pamilya, kahit pangahalos ubusin na nila yung aming mga alaga, ay tila lalo namang naging mapagsamantala ang mga ito at naging mapang-abuso. Mabait lang po kasi talaga ang mga magulang namin, Sir PB. Kaya hanggat maaari ay sila na mismo ang umiiwas. Ayaw nila ng gulo at ayaw din nilang makipag-away. May pagkakataon pa nga noon na narinig ko ang aming mga magulang na nagpapalak na silang lumipat kami ng tirahan. Ngunit dahil sa wala namang malipatan na magandang pwesto noong mga panahong iyon, kung kaya nanatili kami doon sa aming tirahan, yun nga lang ay naging masyadong mapagsamantala ang aming kapitbahay na talagang kinakaya-kaya na lang nila kami. Minsan nagkaroon sa amin ng handaan. At dahil sa iniiwasan na nga namin sila, ay hindi namin niyaya ang mga ito sa bahay at amin na lang silang binigyan nung aming mga handa. Kaya ang naroon lang sa amin ay yung mga kamag-anak at kaibigan ng aming pamilya.
Pero kahit binigyan na namin sila, ay kanila pa rin minasama yung hindi namin pagkumbida sa kanila. Kaya nang sumunod na araw, ay mayroon silang ginawa. Pero dahil sa wala kaming alam ng aking mga kapatid sa kung ano ang kayang gawin ng isang pamilyang may laing aswang, ay aming tinanggap ang ibinigay nilang ulam. Lalo pa nga, at mukhang masarap iyon. At ang buong akala ko kasi, ay gusto lang nilang gumanti ng kabutiang loob dahil sa binigyan namin sila ng aming mga handa nung nagdaang araw. Pero, kapaliktaran pala ang nais nila. Hindi pala iyon pagpapakita ng kabutihan na yung ulam pala nila na iyon ay punong-puno ng mga masasama at negatibong bagay. At nang akin ang ipasok sa bahay yung nasabing ulam, ay agad naman akong tinanong ng tatay namin nang kanya iyong makita nang akin ang ilalapag iyon sa may mesa. Tinanong niya ako kung saan iyong galing. Kaya sinabi kong ibinigay iyon nung aming kapitbahay. Nang marinig iyon ni tatay, ay mabilis niya iyong kinuha mula sa aking mga kamay at dumungaw siya sa may bintana at kanya iyong itinapon. Nagtaka naman ako sa ginawang iyon ni tatay. Kung kaya, nagtanong ako sa kanya kung bakit. At doon ko na nalaman yung kanilang maitim na lihim. Nang ipagtapat sa amin ni tatay yung kanyang mga natuklasan at naobserbahan. At lalong napatunayan na tamang ang lahat ng mga sinabi sa amin ni tatay. Pagkat ng sumunod na araw, ay bigla na lang kaming nagulat sa inasal ng aming alagang aso. Sa di maipaliwanag na dahilan, ay bigla na lamang itong naging agresibo at nanunugod ng tao. Kahit kami ay tila hindi na niya nakikilala. At nakikita naming matindi pa itong naglalaway na napakabangis nito at nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Yung kanyang mga mata ay pulang-pula na para bang may namuong dugo doon. Sinabi sa amin ng nakababata kong kapatid na kanya pala itong nakitang kinain yung itinapon na pagkain ni tatay sa may bintana. At biglang napabulalas ang tatay namin ng mga katagang sinasabi ko na nga ba. Natama nga talaga ang hinala niya na yung ulam na ibinigay sa amin ay hindi pagpapakita ng kanilang kabutihan at pakikisama, kundi gusto talaga nila kaming hawaan at mapahamak. Wala nang nagawa pa ang tatay namin kundi patayin yung alaga naming aso dahil sa tuluyan na itong naulol. Kinagabihan, napansin kong hindi mapakali si tatay at panay ang timpla nito ng kape. Tinanong ko siya kung bakit parang wala siyang balak na matulog. Umiling lang ito sa akin at kanya na akong sinabihan na matulog na at magpahinga. Pero dahil malakas talaga ang aking kutob na mayroon siyang inaalala, kung kaya kahit nakahiga ay nakatuon ang atensyon ko sa kanya. Kita ko siya mula sa aking kinalalagyan. Nung mga sandaling iyon ay tulog na ang aking mga kapatid at tanging kami na lang ni tatay ang gising. Nakaupo nun si tatay sa may bangko na nasa may gilid ng mesa. At habang umiinom siya ng kape ay napapansin kong nakikiramdam itong mabuti. Napaminsan-minsan pa nga ay sumisilip pa ito sa isang butas na nasa may dingding. At nakita kong inilapag niya yung kanyang itak sa ibabaw ng mesa. Kung kaya, doon na talaga ako
kinutuban ang hindi maganda. Noon ko lang kasi nakita ang tatay namin na napalisa ng ganon. Kaya alam ko talagang mayroong problema. Kaya pinanatili kong gising ang aking sarili. Gusto kong tulungan si tatay sa kahit anong paraan. Napakiramdam ko, parang alam ni tatay na mayroon talagang mangyayaring hindi maganda. Siguro dahil na rin sa mga sunod-sunod na nangyari. Kung kaya nagkaroon siya ng isipan na ganon. Maya-maya ay bigla na lang ako nakarinig ng mga yabag sa gilid ng aming bahay. Rinig na rinig ko iyon na para bang tumatakbo ng mabilis ay ikot. Kaya naagaw ang aking atensyon doon na napatingin talaga ako at pagkatapos ay nakiramdam din ako na mabuti. Di nagtagal ay bigla naman akong napatingala dahil narinig kong parang lumundo yung aming bubungan. At nakita kong parang mayroon talagang naroon at lumalakad ng marahan. Biglang tumayo si tatay at may kinuha ito dun sa may bandang kusina. Pagbalik niya, ay hawak-hawak na nito yung bagakay. At bigla na lang niyang tinusok yung aming bubungan. At kitang-kita ko na nang kanya iyong hugutin ay may bahid na iyon ng dugo. Indikasyon na mayroon siyang tinamaan. Muling inulit ni tatay yung pagtusok pero wala nang naroon. At nakarinig na lamang kami ng mga pag-angin na malinaw mong mailalarawan sa iyong isipan na tila ba mababangis na hayop ang mga nasa labas. Nakita ako ni tatay at doon niya na lamang gising pa pala ako. Sinenyasan niya ako at pinalapit. Pinahawak niya sa akin yung bagakay at kanya nang hinugot ang itak. Dahan-dahang binuksan ni tatay yung pinto. Sumilip siya muna sa magkabilang gilid. At nang masigurong walang naroon, ay saka siya nagtuloy. Nakasunod ako sa kanyang likuran at mahigpit kong hinahawakan yung pinatulis na bagakay. At bigla kaming natigilan ni tatay nang makita naming patawid na ng bakod yung tatlong aswang papunta sa kabilang bahay. At isa-isang pumasok ang mga iyon sa bintana. Dahil sa aming nasaksiyan, ay lalo naming napatunayan ni tatay na aswang nga talaga yung aming katabi. Kaya kinabukasan noon, maaga pa, ay umalis na si tatay at humingi ng tulong sa isang manggagamot. Kalaunan, kusa na ring umalis yung buo nilang mag-anak at lumipat sila ng ibang tirahan. Dahil na rin sa mga itinuro ng manggagamot kay tatay. Nagpasya na silang lumipat dahil unti-unti nang nabubunyag yung kanilang lihim doon sa aming baryo. Nang mawala na yung mag-anak na iyon sa aming tabi, ay muling pumayapa yung aming lugar at nakapamuhay muli kami ng maayos. Hanggang dito na lang po Sir PB yung kwento kong ito. Sana po ay magustuhan nyo. Marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaga. Maraming salamat po at hanggang sa muli.